Bago tayo mag-umpisa mga chong, pati-like muna nitong video dahil malaking tulong na iyan sa ating YouTube channel. Well, ito nga si Coach Chito Victolero mga chong ay naghahanda ngayon para sa kanilang laban kontra Phoenix Field Masters na nasa number 5 position ngayon ng team standings. At syempre maganda din ang pinapakitang performance ngayong conference dahil sa naging sunod-sunod na panalo bago tinapos ng Converge fiberxers. Well, ayon pa sa naging interview dito kay Coach Chito Victolero patungkol sa kanilang darating na laban ngayong Sabado ay sinabi neto na bawat games nila ay importante dahil sinisiguro nga nila na makuha ang twice to beat advantage sa quarterfinals at baka madali pa sila kapag natalo ng isang game kung saan tuluyan na sila matatanggal ngayong conference. So tingnan na lang natin mga chong kung makukuha ba na Magnolia Hotshots ang twice to beat advantage o hindi. Ibang balita naman tayo patungkol sa bigman ng Barangay Ginebra na si Cstand Hardinger na missing in action ngayon para sa kupunan ni Coach Tim Cohn. At dahil nga dyan mga chong, maraming Ginebra fans ang nagtatanong kung kailan babalik itong si Cstand. Well, ayon pa sa latest report na lumabas tungkol dito kay Cstand ay napag-alaman na hindi pa maliwanag kung kailan ito makakapaglaro muli dahil inoobserbahan pa rin ang tuod neto na sanin ang pagkawala ng nasabing bigman sa active lineup ni Coach Tim Cohn. Dagdag pa sa report, ang pagbabalik ni Cstand Hardinger ay nakadepende pa rin sa kondisyon ng nasabing big man dahil kahit pa-cleared na ito na makapaglaro ay hindi rin ito basta-basta bubunutin ni Coach Tim dahil sa pag-iingat at syempre iniwasan din ni Coach Tim na mare-injured ang kanilang 6'8 Filipino-German big man. Muli sa ating balita mga chong, tila ba ayaw talagang lubayan ng mga trade rumors itong isa pang forward na Magnolia Hotshots na si Jackson Corpuz dahil napabalita na isasama ito sa trade package ng kupunan upang makukuha ng isang quality player kung saan ang matunog na pangalan ay si Robert Bolick o si Joshua Monson. Well, ayon pa sa naging panayam dito kay Jackson Corpuz patungkol sa kumakalat na rumors ay namin neto na ang priority ng kupunan ngayon ay ang kanilang kampanya ngayong Commissioner's Cup. Kaya malabo na merong ganyang pag-uusap na nagaganap sa taas ng management at isa pa hindi niya pinapansin ang ganong klaseng mga balibalita dahil nakaka-apekto lamang iyan sa performance ng mga players at syempre sa relasyon ng player na involved at ng management. So alamin na lang natin mga chong kung may magaganap bang trade sa Magnolia Hotshots o wala. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pag-suporta. So this is Channel B. Once again, I'm out.